sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Barat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! News po para sa ating mga Duterte supporters. Nagsalita na po ang spokesperson ng PNP. Hindi po huhulihin si Pangulong Duterte dahil wala pong jurisdiction dito ang ICC. Kawawa naman po yung mga nagsasabi, nagpapalaganap na tayo po ay nagpapanik. Wala po kaming panik. No? Yung mga supporter po ni Pangulong Duterte, matagal na po namin sinasabi na hindi kayang arestuhin dahil walang jurisdiction dito ang ICC sa Pilipinas. So kami po nagsabi na panic mode daw po ang mga Duterte. Hindi ko po maintindihan kung bakit po nyo naisip na nagpapanic mode na yung mga Duterte dahil sa ICC. Eh kayo yata ay napapaniwala ni Trillanes. Eh. Wala po. Ang mga Duterte supporters po hindi po napapaniwala, no? Hindi po napapaniwala yan ni Trillanes. Matagal na po kaming hindi naniniwala diyan kay Trillanes. Ngayon kung pumasok man yung ICC, pwede naman, 'di ba? Nagtatago nga eh, 'di ba? Kaya lang para silang mga kriminal, bakit kayo nagtatago? Kung legal ang ginagawa niyo, at narito kayo sa Pilipinas, bakit kinakailangan nyo magtago? Ano yan? Pangkriminalidad? Di ba? Open? Dapat, di ba? O eto na mga ICC, katulad niyang ginawa nung UN rapport yun, na akala mo ay Panginoon natin siya. Kung legal yung ginagawa ng ICC, dapat lantaran sila kung mag-imbestiga. Hindi po patago. O pagpalagay na natin na pinagpipilitan. Sabi naman ni Secretary, Solgen, Menandro Guevara, pwede naman sila mag-issue ng warrant of arrest. Di ba? Kaya lang, ibang usapan na po pag sinabing aarestuhin natin dahil wala nga silang jurisdiction. O nagtatalo-talo tayo, no? Yung mga tambaluslos, dilawan, tuwan-tuwa sila. Yan na, kawawa naman, mahuli na kayo. O ano, ano kayo ngayon? Matagal na namin sinasabi walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Matagal na namin sinasabi na hindi pwedeng hulihin ng ating kapulisan sino huhuli kay Duterte. No? Ngayon po, nagsalita na yung PNP, hindi namin huhulihin si Pangulong Duterte kahit may warrant of arrest pa mula sa ICC. Bakit? Bakit po? May 51 billion si Pulong? Saan mo nabalitaan niya? Marilu Montero. DPWH yun. Oh, dapat nagtanong ka sa DPWH. Hindi kasi alam ni Marilu Montero. Pasensya na po kayo, ha. Babalitaan ko lang itong taga-FB si Montero. Montero, ang may sabi na meron silang 51 billion, yung DPWH, dapat tinanong nyo sa DPWH kung ginawa ba nila ng proyekto yan. Ikaw naman, nagpapaniwala ka. Miski nga yung nag-akusa, hindi naman sinabing kay Pulong. Sa distrito ni Pulong. Iba po yung 51 billion ni Pulong sa distrito. Magkaiba yan, di ba? Yan, sana alam mo Marilu, kasi pang matalino tong channel na to eh. Okay ba? Magkaiba po yung pondo ni Pulong at pondo ng distrito ni Pulong. Yan po. Pag yung mga matatalino, naunawaan yan. Yung DPWH po, may DPWH dun sa distrito ni Pulong. No? Pondo po nila yun. Sino po umamin? Yung DPWH po. Sana naintindihan nyo, ha? Yan po. Kasi dito, pang matalino kasi itong channel na to. Pag hindi kayo masyado matalino, dadahan-dahanin ko. Okay na ba, Marilu? Inapin na. Ay, iba na yan. Inapin na. Huwag na. Hindi na 51 billion yan. Inapin na. Ay, ulitin ko rin kay Ray. Teka lang, Ray, ha? Ay, ulitin ko. Yan po ay budget ng DPWH doon sa distrito kung saan ng congressman si Pulong. Hindi po budget ni Pulong. Iba po yung budget ni Pulong. Dapat tinanong niyo sa congressman kung magkano yung budget ni Pulong. Yan, ha? Okay. Yan, iba na yung usapin, yung inapi, ha?
Wag na natin munang pag-usapan yan, yung inapi ha. Kasi pang drama na yan. Matututo kayo dito. Ha? Matututo po kayo dito kasi pang matalino to eh. Nauunawaan nyo na ngayon na iba po yung distrito, iba po yung mismong budget. Okay na ba yun? Ayan. Dinadahan-dahan ko kasi baka hindi maintindihan pag mabilis eh. Okay. Okay, bakit po hindi pwedeng dakipin? Punta na po tayo ulit. Balik na tayo, balik na kami ha. Sa pangmatalino ha. Ha? Babalik na kami sa pangmatalino. Okay. Balik na po tayo sa pangmatalino. Bakit po kinakailangan na yung pong bakit po kinakailangan? Bakit po yung PNP ay hindi po huhulihin si Pangulong Duterte kahit kung sakali pong magkaroon. Ngayon, una, wala pa pong, sinabi po ng PNP na wala pa pong ini-issue na warrant of arrest. Okay? Kaya, pag may warrant of arrest naman, hindi nila huhulihin dahil walang jurisdiction dito ang ICC. Yan po ay sinabi na ng Pangulo ng Pilipinas. Wala silang jurisdiction, pwede silang pumunta rito bilang pangkaraniwang tao. Kung mag-iimbestiga man sila, hindi makikipagtulungan ang gobyerno natin. O investigasyon pa lang nga, hindi na makikipagtulungan eh. No? Investigasyon pa nga, hindi na makikipagtulungan. Paano pa yung magbibigay mang-aaresto? Okay, meron pong nagsabi, medyo may kahinaan din po ang utak. Dapat po kasi nagtanong. Hindi ba ICC naman ang huhuli? Ano? Hindi ba ICC naman, hindi naman yung PNP? Di ba? Ayan, mga kaya po lilinawin natin, no? Wala pong police power ang International Criminal Court. No? Wala po silang police power. So, sino yung huhuli? Yun pong bansang miyembro nila. Kaya nga po, kinakailangan mo na miyembro ka para mahuli mo. Halimbawa po, yung Russia, bakit po sila hirap sa Russia? Si Putin po, matagal na pong may warrant of arrest. Bakit po hindi hanggang ngayon na-aresto? Hindi naman kasi member yung Russia. Pag member po yung Russia, yung police ng Russia, huhulihin po si Putin kasi merong warrant of arrest eh. Unless na pumunta si Putin sa ibang bansa na kasapi ng ICC. No? Kung kumbaga, kung ang Pilipinas ay hindi kasapi ng ICC, wala siyang karapatan o wala siyang kapangyarihan na manghuli yung kanyang police. So wala pong ICC police sa madaling salita. Ang mag-i-implement ng mga warrant of arrest yung mismong bansa na kasapi. So inuutusan ng ICC yung mga kasapi nilang bansa na hulihin si Putin. Pero sino lukulukong bansa ang pupunta sa Russia para hulihin si Putin? O, diba? O, ngayon, ganun din po sa Pilipinas. Ang hinihintay nitong mga dilawan at mga tambaluslos mag-issue ng warrant of arrest. Diba, sinasa, natataranta na kayo, natataranta. Hindi po kami nataranta kahit kailan. Ayaw nyo makinig kasi hindi nyo maintindihan. Bakit hindi nyo maintindihan? Kaya nga kayo tambaluslos eh. Hindi nyo maintindihan. Diba? So, suporta ba kayo sa tambaluslos? Eto nga, napakasimple. No? Iniisip nyo na people's initiative yung people's yung pinapipirmahan. Oh. Huwag nyo sabihin hindi nyo alam na yan ay hindi people's initiative. Wala pong ICC police, wala nga pong police power yan eh. Kaya po sarili mong police yung huhuli sa iyo. Ganun po katalino si Tatay Digong. Nawaisan sila lahat. Hindi po nila naiisip yan noon eh. Ako hindi ko naiisip yan kasi ang alam ko, ano muhulihin yan, may immunity. Pero naisip na kagad ni Tatay Digong, matatapos yung termino niya eh. 'Di ba? Kumalas na tayo kagad. Oh, hindi nila na anticipate yung mga utak ng Duterte. Kaya gulong-gulo sila hanggang ngayon eh. Tanyo si Sara Duterte ba natataranta? Hindi naman natataranta yung mga Duterte. Gusto nilang ipahuli, sino nga huhuli? Alam nila yan, matatalino yan, mga abogado yung mga yan eh. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!